Kilala si Moira de la Torre bilang isang mahusay na singer, ngunit madalas siyang mabody shame noon pa man na nagsisimula siya sa showbiz. Ngunit for the change, ika nga, isa ito sa mga naging inspirasyon ni Moira para magpapayat. Matapang rin niyang sinasagot ang kanyang mga bashers. Konting push na lang? Yan ba talaga katawan mo ngayon? Not to offend, Miss Moira, para aware ka na. You know naman, mga lalaki, katawan din ang tinitignan. Komento ng isang netizen. Thank you po, but not to offend din po. Pero kung magpapapayat pa man ako, gagawin ko po para sa sarili ko. And not just so I could keep a guy. At the end of the day, every person deserves someone who can love them and be faithful to them in all their phases, in every season, sickly, healthy, thin, or fat. I hope you're eating well and that whoever you are with know your value and your worth, whatever size you are. Ani ni Moira. Pero sa isang FB post, tila napawaw ang mga netizens dahil sa sobrang laking improvement ni Moira. Sabi pa ng nagpost, hindi lang pumayat, lalo pang gumanda. Pero usap-usapan rin ngayon ang kantang ginawa ng dating asawa ni Moira na si Jason Hernandez matapos itong mag-release ng kanyang bagong kanta na pinamagatang Ako Na Lang. Inilabas ito ni Jason ilang buwan ang makalipas nang i-anunsyo nila ang opisyal nilang paghihiwalay. Sa isang bahagi ng kanta, suspetsya ng mga netizens na si Moira ang tinutukoy ni Jason. Paano kung ayaw mo na? Paano kung nasaktan ka? Paano kung hindi mo kaya ang aking nagawa? Hanggang saan pa ba? Ilalaban to. Hanggang kailan maniniwala na dapat tayo? Mas lalo ka lang lumalayo kapag ika'y sinusuyo. Kaya pa bang maayos to kung ako na lang ang may gusto? Si Moira Rachel Bustamante de la Torre, o mas kilala sa kanyang screen name na Moira de la Torre, ay isang Pinay singer-songwriter. Sumikat siya sa kanyang mga song cover ng kanta kagaya ng Sundo, Torete at ang kanyang awitin na Titibo-Tibo na nanalo sa Himig Handog. Ikinasal siya sa kapwa niya, singer-songwriter na si Jason Hernandez noong January 2019 at ngayong 2022 ay opisyal silang naghiwalay. Ikaw, anong reaksyon mo sa videong ito? I-komento mo na yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated ka sa lahat ng happenings.